natin. Palakpakan po natin dahil napakaalimalas ng templo ng Panginoon. Ibigay po natin yung pinakadabas na papuri para sa Diyos dahil yung templo ng Panginoon talaga namang napakaliwalas. Yung presence ni Lord ay narito. Amen? Amen. At sa Book of Acts, chapter 5, verse 17 to 42. Ayun. At kung makikita po natin dito, sabi dito ni Gamaliel, kahit siya po ay pariseyo, nung makita niya yung talagang tagkilos ng Panginoon through the disciples, sabi niya dito, ngunit kung ito ay mula sa Diyos, hindi ninyo maigugupo. Amen? At baka kayo ay masumpungang lumalaban sa Diyos. So meron po talaga, pag once na ito po ay gawain ng Panginoon, pag once na desisyon ng Panginoon ito, kahit anumang gawin na paghadlang ng tao, kahit na sino pang pinakamataas na posisyon, pag once na ito ay itinakda ng Diyos, kailanman hindi magigiba. Amen? Praise God. Kaya sabi niya sa verse 40, sila ay hinahimok ni Gamaliel, tinawag nila ang mga apostol. Pagkapalo nila sa mga apostol, inutusan nila ang mga ito na huwag magsalita sa pangalan ni Jesus pagkatapos pinalaya. Kasi po ang background po nito, ayun, ang background po nga nito na sila Peter at saka si John ay talaga po nandoon yung talagang intensified po talaga sila na nagturo ng salita ng Diyos after they receive receiving of the power of the Holy Spirit in Acts 1:8 na pinangako ng Panginoong Jesus. At verse 41 po, ang sabi po doon, nagagalak na nilisan ang mga apostol ang Sanhedrin sapagkat sila ay ibinilang na karapat-dapat na dumanas ng kahiyan dahil sa pangalan niya. Wow, grabe. Yung sila ay nakaranas talaga ng kahihiyan. Dumanas sila ng kahihiyan dahil sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Pag tayo kaya ay nakuldit ka lang ng konti dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Ito kayang word na karapat-dapat. At sabi niya, masaya sila. Nagagalak. Ayun, nagagalak. Nagagalak kaya tayo? Ayun ang tanong. Amen? Tapos sabi niya sa 42, araw-araw sa templo at sa mga bahay, sila ay hindi tumitigil sa pagtuturo at pagpapahayag ng ebanghelyo na si Jesus ang Mesiyas. Ilan po yung bago kanina? Walo. Yun po ang bunga ng hindi po natin pagtigil sa pag-share ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen? So, amen. So, doon po sa Matthew chapter 10, verse 17, sinasabi po doon, mag-ingat kayo sa mga tao sapagkat ibibigay nila kayo sa mga sanggunian. Hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sinagoga. Amen? So praise God. So bago po natin ipagpatuloy yung mga pointers po mga kapatid, ito po kasing Acts, kagaya nga po nung nakaraan, di po ba nagkaroon tayo ng anointing of oil. Amen? Pagtatalaga. Amen? Pangalawa po, nagkaroon po tayo ng EGR. Amen? Nagkaroon po tayo ng EGR. Amen? At mas lalo po tayo nung nireceive po natin yung anointing of oil from the Lord through Bishop Johnny. Amen? Manggiyat. And nandoon po yung pagtatalaga sa atin. Nandoon po yung protection. Nandoon yung kapangyarihan ng Panginoon. At mas lalo pong pinatatag ng Panginoon nung tayo po ay nag-EGR. Amen? Encounter God Retreat. At I believe na ang bawat po isa sa atin ay talaga namang in-encounter ng Panginoon. Amen? So mas lalo po tayong napatatag. Amen? Mas lalong napatatag yung atin pong pananampalataya. Yung atin pong, yung kapangyarihan, the power of the Holy Spirit. I believe na marami po sa atin o lahat po sa atin ay talagang tumanggap ng sinasabi doon sa Acts 1:8 na you will receive power, sabi ng Panginoong Jesus. Sabi niya sa mga disciples niya na yung background po ng Acts chapter 5 verse 17 to 42 po, ang unang-una po kasi dito, nung makyat na po, nung nabuhay po muli ang Panginoong Jesus, amen, nung namatay po siya, pangatlong araw siya po ay binuhay na muli ng Diyos Ama, amen, at nagpakita po siya sa mga disciples niya, amen, at sabi niya doon sa Acts 1:8 sa mga disciples niya, huwag kayong aalis sa lugar ng Jerusalem until you will receive the power that God has promised you. Sabi ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga po, yung Acts 1:8, yung fulfillment po ng Acts 1:8, nangyari po iyon nung nagkakatipon ang mga disipulo ng Panginoong Jesus doon po sa Acts chapter 2, 1 and 4. Amen? Ipinibigay ko lang po yung background niya. Amen? At doon po sa Acts chapter 2, 1 and 4, ay lalo silang nakareceive, lalo po silang pinatatag, makapangyarihan dahil tumanggap po sila ng kapangyarihan mula sa Panginoong Jesucristo. Amen? At doon po sa Acts chapter 2, verse 14, doon po nag-umpisa na nangaral si Peter
since na na-empowered po siya. Amen? Na ang pinangaral po niya doon, doon sa Acts chapter 2, 21, ang sabi niya doon, that those who call upon the name of the Lord will be saved. Yun po yung una niya pong ipinangaral. Amen? Acts chapter 2, 22, 21. At doon po sa Acts chapter 22, 24, ipinahayag niya na talagang ang Panginoong Jesucristo, na sabi niya doon, na sabi niya, subalit ipinapatay ninyo si Jesucristo, subalit muling binuhay ng Diyos at pinalaya siya sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya bayhagi ng kamatayan. Amen? So kanina po, yun po yung topic natin kanina din po sa discipleship. Amen? At doon po sa Acts chapter 2, 38, nagpatuloy po na nangaral si Peter na kung saan ang pinangaral po niya dito is about repentance. Amen? Na kung saan yung repentance na yon, pag once sa sinabi mo pong repentance, nando doon talaga yung ano, change of one's mind. Amen? Ibig sabihin yung pagsisisi na yung pagtalikod sa mga maling gawain o maling mga gawa o maling kapabubuhay. At nung time po na yon, marami po ang nanalig, marami po ang nakinig sa pangangaral ni Peter. Amen? At 3,000 po ang na-convert into Christianity. Amen? Kaya nga po, dito po natin makikita na talaga, pag once na ipinangaral po natin ang katotohanan, at pag once yung pinangaral natin ay biblical doctrine, or on the Bible base, ay talagang, sabi nga ng salita niya sa Isaiah 55, na ang salita ng Diyos, pag once na ipinangaral po natin ito, hindi babalik sa Panginoon na walang ginagawa sa isang tao na nanalig sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, yung first preaching ni Peter doon po sa Acts chapter 2, 21, na sabi niya doon, na talagang sabi niya, those who call upon the name of the Lord Jesus Christ will be saved. At sabi niya, sinundan niya po doon, na talagang pinatunayan at pinangaral niya, na itong si Jesus na pinatay niyo mga Israelita, sabi niya ganun, ay muling binuhay ng Diyos. Na ito ang nagpapatunay na sa lahat ng mga nananalig o mananalig sa Panginoong Jesucristo, kung paano siya binuhay ng Diyos Ama, mabubuhay din po tayo nananalig sa Kanya. Amen? Yeah. So, doon sa verse 38 ng Acts chapter 2, pinagpatuloy po ni Peter ang pangangaral niya na talagang nandoon yung aabat pagsisisi o repentance. Kung kaya't ang nangyari po, ang resulta po ng pangangaral ni Peter, nag-convert po, nagkaroon po ng conversion na 3,000 kaluluwa. Amen? So, and I believe and I declare na talagang pag tayo po ay talagang na-empowered na, tayo po ay nag-receive ng Holy Spirit from the Lord, talagang sa isang pangangaral lang ni Peter, isa lang po siya o dalawa lang sila ni John, ay naka-convert, nagkaroon po ng conversion 3,000. So, tayo po kaya ilang tayo dito sa Fishers of Men AM Service? Si Peter at si John, dalawa lang po sila, but because they were empowered by the power of the Holy Spirit. Tayo pa kaya, more than 2 po tayo na na-empowered of the Holy Spirit. Hindi lang 1,000 a year ang mako-convert, kundi thousands and thousands, as long as na tayo po ay lumakad sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Amen, amen po ba? Kaya nga po, sa umaga po ito, kaya po pag doon po sa chapter 3, nagpatuloy at nagpatuloy si Peter sa kanyang pag-aaral, sa pangangaral. At doon po sa chapter 3, verse 1 to 7, kung saan pumapasok si Peter at saka si John, doon po sa templo upang manalangin. Amen po ba? At doon po ay talagang nakakita sila, nandoon po sa pintuan ng magandang pintuan o matuwid. Nakita po nila doon ang isang crippled beggar na kung saan since birth. Ibig pong sabihin, meron po isang lalaki doon na lumpo. Amen? At namamalipos mula sa kanyang pagkabata. At nung makita niya when he saw Peter and John na papasok doon, akala niya yung bang hihinga niya ng limos. Ngunit tinitigan siya ni Peter at sabi niya, wala akong ginto at pilak. Sabi niya ganun. Ngunit kung ano yung meron ako, sabi niya, ito ang ibibigay ko sa iyo. Sabi niya ganun. At sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na taga Nazaret, sabi niya ganun, tumayo ka at lumakad. At that time po, sa pangalan ng Panginoong Yesus, lumakad po, gumaling po yung crippled po na yun. Amen? At sa oras pong ito, yun pong aking idinig, and it is my prayer na sa lahat po ng meron pong pagkalumpo sa sitwasyon sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tatayo ka sa oras na ito sa pamamagitan ng pakapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Na kung saan
Ito ang pinangyari ng Panginoon sa mga disciples niya at the early times. Amen? Kung kaya dito sa umaga pong ito, nung siya po ay napatuloy na nangangaral ng salita ng Diyos, dito po sa Acts chapter 4 at doon sa Acts chapter 5, talagang nandoon yung talagang pangangaral ni Peter dahil na-empowered, lalo po silang na-empowered. Amen? Na nung nangangaral po sila, bakit nagkaganon, Pastora? Kung kailan sila na-empowered ng Panginoong Jesus, kung kailan sila tumanggap ng banal na Espiritu Santo, bakit nung nangangaral sila at sumusunod sila sa kalooban ng Panginoon, bakit mas lalong tahasan o mas lalong nagiging intense yung pag-uusig? Ayun, nagkaroon ngayon ng pag-uusig. Parang ganito lang yan. Bakit, Pastora, nung nagpa-anoint na ako na leader, assistant leader, kung kailan ako nag-commit, kung kailan ako maaga sa church, kung kailan ako nag-tatights, Pastora, bakit mas tumitindi naman yung pagsubok sa akin? Kagaya nga po ng kasi po dito po sa Bible, hindi po natin makita noong kailan na-empowered sila ng Panginoon to the power of the Holy Spirit, ay talaga namang nandoon yung bed of roses. Lagi nga po natin binabanggit, kagaya po ng sinasabi ng atin pong mahal na bishop, na hindi porke na-anoint ka na, hindi porke na-assign ka na, leader ka na, hindi porke na-anoint ka na, coordinator ka na, ay talagang bed of roses ka na. Hindi po. Amen? Kagaya rin po ng ginawa at kagaya rin po ng naranasan ni Peter at saka ni John. Kung kailan sila na-empower the whole of the Holy Spirit, Acts 1:8 and Acts chapter 2, nung ipinangaral nila ang salita ng Diyos, dito po tumindi ang mga pag-uusig sa kanilang mga buhay. Amen? Ganon din po tayo, mga buhay Kristiyano. Dahil ang Book of Acts, tayo po ang continuation ng Book of Acts, mga kapatid ko. Na hindi porke nandito tayo araw-araw, hindi porke sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi na tayo makakaranas ng mga pag-uusig. Bagkos, ang maganda po dito, kung tayo po ay mauusig, ang pinakamaganda po doon, si Lord ang nagsusustain sa atin upang mapagtagumpayan natin ang mapag-uusig na nararanasan natin. Amen? So tunghalan po natin sa umaga pong ito kung paano ba inusig ng mga leaders, religious leaders, itong masakit sa mga buhay ng mga disipulo ng Panginoong Jesus. Number one, makikita po natin dito, ang una pong nag-usig sa mga disciple ng Panginoong Jesus ay mga religious leaders po. Sabi niya po doon, religious leaders in Jerusalem had become greatly disturbed. Ito po sa Acts chapter 4. Habang sila, sino po yung sila? Si Peter at saka si John. Amen? Habang sila ay nagsasalita sa mga tao dahil sa pangangaral nila ng salita ng Diyos, dumating ang mga sasordote. They are the religious leaders. Amen? At that time, mga puno, pinunong kawal ng templo at ang mga saduseyo. Sila po yung mga, at sabi na ang mga ito ay nababahala sapagkat tinuturuan nila ang mga tao at ihinahayag nila ang mga pagkabuhay muli mula sa mga patay ay sa pamamagitan ni Jesus. Dinakip sila ng mga tao at ibinalanggo hanggang kinabukasan dahil noon ay gabi na. Yun. So makikita po natin, number one po muna ate. Number one po muna ate, please. So makikita po natin na yung una po talaga, the number one na nag-usig, nag-persecute sa mga disciples ng Panginoong Jesus, wala pong iba kundi ang mga religious leaders. Amen? So hindi po natin, wag po kayong magtaka, church, kung tayo man ay na-persecute dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Dahil biblically sila rin po ay na-persecute. Amen? So sa buhay po natin, Kristiyano, hindi ka dapat mag-amaze, hindi ka dapat panghinaan, hindi ka dapat pang ano mo yun, yung bang ma-disappoint o ma-discourage kung ikaw man ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon dahil ikaw ay lingkod ng Panginoong Jesus. Kung ang Panginoong Jesus pinersecute, how much more ikaw na alipin o sumusunod sa Panginoon. Amen? So they are persecuted by the religious leader. Amen? Habang sila nagsasalita sa mga tao, dumating ang mga sasordote, ang mapunong kawal ng templo at mga saduseyo. Kaya po mga members o mga leaders, kung i-persecute man po tayo dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, huwag po tayong panghinaan ng Diyos. Bagkus magpuri ka sa Panginoon. Amen? Number two, pangalawa po, sabi niya po doon, their question.
sabi niya ganun sa Acts chapter 4 verse 7 and 10. Pagkalagay nila sa kanila sa kalagitnaan, sabi niya, tinanong sila sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ito ginagawa. Ito po kasi yung background po kasi niyan, pinagaling, di ba? Yung background po nito sa Acts chapter 3 verse 1 to 7. Na yun pong crippled na beggar na yun, di ba nga, when sabi ni Peter sa kanya, silver and gold I have none, but what I have is the one I will give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. At nung time po na yun, kung babasahin po natin yung following verse niya, talagang tumayo po siya, pinawakan po ni Peter ang kamay niya, at nag-umpisa po sang humawak, palukso na lumentar doon po sa templo, at siya po ay nagpupuri sa Panginoon. Kung kaya, question po siya ng mga leaders na ito, sabi niya dito, sa anong, tinanong nila sila, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ito? Pero sabi ni Peter, si Peter na puspos ng banal na espiritu ay nagsabi sa kanila ng ganito, mga pinuno ng mga tao at mga matatanda ng Israel, sa araw na ito ay sinisiasat ninyo kami sa mabuting gawa na ginawa sa lalaking lumpo, kung paano siya gumaling. Sabi niya ganun, verse 10. Sabi niya po, alamin ninyong lahat ito at ang lahat ng mga tao sa Israel, ang lalaking ito ay nakatayo sa inyong harapan na magaling. Siya ay gumaling sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa cross na ibinangon ng Diyos mula sa mga patay. Pag once po na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, kahit sino mang Poncio Pilato ang magtanong sa'yo, pagpuspus ka ng banal na Espiritu Santo, you are going to answer them boldly because the Spirit of the Lord is in you. Hindi ka dapat matakot kung ano yung dapat mong isagot dahil ang banal na Espiritu ang magsasalita through you. Amen. Amen? Kung ikaw man ay sumusunod dahil sa kalooban ng Panginoon, kung sino man ang mag-question sa'yo, pag ikaw ay puspus ng banal na Espiritu na kagaya ni Pedro, hindi ka dapat matatakot na sumagot ng katotohanan. Because the truth will remain truth that will set us free. Amen. Pag once na puspus ka ng banal na Espiritu ng Diyos, ano man at sino man ang kumestyon sa'yo, pag alam mo na pinagagawa ng Diyos sa'yo, just move on and forward. Yun ang pinag-aralan natin sa discipleship na itinuturo sa atin ng ating bishop Monday to Wednesday. Amen? Move on! Just forward! Dihayaan mo lang kung anong sasabihin nila. Hayaan mo, kapatawa mo rin sila, maliligtas ka ba nila? Hindi! O diba? O di doon ka na lang doon sa magliligtas sa'yo. Ligtas ka pa. Eh pag nakita nila na ikaw masaya-masaya kahit wala kang pera, pag nakita nila yung smile mo pala talaga, gumagaan na ang pakiramdam mo. Eh makita, anong sikreto mo? Eh di doon mo nasasabihin, ang sikreto ko lang ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus na ito ay nireject mo nung ikaw ay kinakalabit ka niya na pumutak. Alam mo pumutak. Amen? Ganun lang yun. Alam nyo? Alam mo, pag pag-aaralan mo yung Book of Acts, hindi mo ako mapapalayo ito eh. Amen? So number 3, they made threats against Peter and John. Eto na. Hindi na nga sila, unang-una, pinersecute. Pangalawa, alam mo yun? Yun bang ikwe-question ka? Kaya dito, pagkatapos po nyo na-question sila, pinagbantaan naman. Parang ganito lang yan eh. Tinawag nila sila at inutusang huwag nang, eto na, magsalita. Kasi nung nakulong po sila, tinulong sila, di ba? Tapos inilabas, tapos tinawag ulit. Hindi talaga tinatantanan ng mga, alam mo pa naman, minsan yung mga religious leader. Pero alam ko sa Fishers of Men, walang maganong mga leader. Mapagmahal ang mga leader. Siyempre, pag was mapagmahal ang leader, nagdidisiplina yan. Nag-agree ako dyan. Kasi tumaan din ako dyan. Oh, di ba? Amen? Kaya pag dinisipli tayo ng mga leaders natin, huwag tayong, alam mo, huwag tayong mag-imot-imot na hindi na nagbantaan. Dito, minsan mabuti sana kung yung nangutang sa'yo, eh, pwede mo pagbantaan. Pag di ka nagbantaan, puta kami nag-ay, joke lang. Pinagbantaan. Alam mo ito, tinawag nila sila, tinutusang huwag nang magsalita, ni magturo sa pangalan ni Jesus kailanman. Ito ang hindi maganda sa kanila. Magbanta ka na nga, ang pinagbabantaan mo pa, yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Yung Diyos na nagbigay sa iyo kung sino ka ngayon na nakaupo dito. Yung Diyos na nagbigay sa iyo ng opportunity para mapaglingkuran mo siya of who He is. Amen? Masakit po minsan sa atin.
Pag tayo po ay tinutuwid, pinagbabantaan at akala nyo, pinagbabantaan nyo, leader, pastor nyo, hindi. Kasi ang mga leader o pastor nyo na nilagay po dito ng Panginoon, hindi po kami ang nag-self-declare o nag-self-upwards ang mga sarili. Even yung mga leaders nyo, even yung mga cell group ninyo, kundi the Lord Himself is the Amen. One who appointed and put you in where you are right now for His glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kaya sabi ko, ngunit sina Pedro at Juan ay sumagot sabi, at sinabi na, kung magiging matuwid sa harapan ng Diyos, napakinggan namin kayo ng higit kaysa Diyos, kayo ang umatol. Ikaw ba naman ang pagsalita? Huwag ka mangangaral sa salita, huwag ka nang mangangaral sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ganun paalala. Anak, huwag ka nang babalik sa dati mong buhay dahil it will bring you into ruined life. Okay lang po yung ganun. Pero pag sinabi mo, huwag ka nang pupunta dyan sa fishers of men. Ang gulo-gulo. Ano ang gulo-gulo? Alam, magulo kasi ikaw ang magulo. Alam niyo po, for the glory of God, dito po ako lalong namold. Amen. Sa mga na-encounter ko ng mga kapatiran, masakit yung ma-rebuke. Even sa lingkod niyo pong ito, but when I come up, when I'm alone at home, sabi ko, I cry out to the Lord. Sabi ko, Lord, I'm sorry because of my character and my attitude. Kasi Lord God, akala ko Lord God. Alam mo, masakit kayong i-rebuke ka ng member mo, tapos ikaw nasa position. But when you come to realize, when you are alone with the Lord, ipapaunawa yun sa'yo, Panginoon. Pag umiyak ka na, hinihingi mo yun ng tawad, then i-refer ka ng Panginoon. Mas masarap po yung umaamin sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi niya yan, sa Proverbs chapter 28 verse 13, alam niya yan, sabi, ang nagkukumpli ng kasalanan na hindi napapabuti, ngunit ang nagbabalik loob at nagsisisi, sabi, it will find mercy from the Lord. Diba? Pag once na nakapan ka ng mercy sa Panginoon, ikaw din magiging merciful sa kapwa mo. Kung ikaw man ay pinagsalitaan niya, ikaw man ay pinatray niya, ikaw man ay dinurog niya yung puso mo. Pag ikaw ay nakatanggap at nakaranas ng mercy sa Panginoon, ikaw din magiging merciful sa kapwa mo. Kahit gaanong hurt yung pain yung ginawa niya sa'yo, kasi naranasan mo ang kahabagan mula sa Panginoon, ganun din ang i-apply mo at ipaparanas mo sa kapwa mo. Kaya yakapin mo yung katabi mo. Be merciful. Be merciful. Amen? Amen. Next, number 4, imprison. Sabi niya imprison. Sabi niya dito sa Acts 5:18, dinakip ng mga ito ang mga apostol at ipinalanggo. Ito na, ito pa, nangyari. Hindi na sila, alam mo, hindi talaga tinatantanan. Alam mo kasi, pag once kasi natin alam na pinapangaral mo yung salita ng Diyos, hindi ka talaga tatantanan ng mga, alam mo yan, kagaya pa, mabuti sana kung nasa politika tayo. Hindi tayo tinatantanan ng mga news, hindi ka tinatantanan ng mga antay sa'yo, gano'n. And nandito tayo sa Panginoon eh, ang antay lang naman natin sa atin ay si Satan himself. Amen. Pero wala na siyang magagawa. Dahil year 2000 ago, ay tinalo na siya ng Panginoon. Amen? On the cross. Eh bakit pastora, year 2000 ako, 2000 ago, bakit ako talong-talo pa rin ako ngayon ng Satanas? Check yourself. Eh bakit pastora, year 2009, pinagaling. Eh bakit ako pastora? Eh baka naman binibigyan mo pa ng open doors ang kaaway, kaya pabalik-balik yung sitwasyon mo. Alam niyo po mga kapatid ko, pag once na alam mo ng katotohanan, at pag once na binuksan mo pa rin ang door ng kaaway sa'yo, eh pabalik-balikan ka nga ngayon. Kaya ang buhay mo para kang ruler coaster. Paikot-ikot lang. Kaya pagdating, ma'am, alam mo yung Ferris wheel, pag first time pa lang na gumanon ka eh, hihiyaw ka, ano? Hihiyaw ka sa excitement. Pero pag once na si Satan yung mag-ikot-ikot sa'yo, humihiyaw ka dahil hindi mo na kaya. Alam niyo po, kahit ano pong sakyan, ganito na yan. So bakit ko po yun na ano? Kasi imprisoned. Hindi man po tayo literal na na-imprisoned na kagaya po ni John and Peter. Amen? Pero sa mga sitwasyon, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, may mga sitwasyon na nakukulong po tayo kung kaya doon po tayo nanghihina sa Panginoon. Amen? Hindi man po tayo literal na talagang na-imprisoned o talagang nabilanggo. Pero sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, nandidiyan po yung nakukulong ka sa sakit ng sama ng loob dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Amen? Pero, sabi niya dito, pangalpang lima, sabi niya, the apostle, sabi niya ganun, ay hinagupit. Hinagupit po sila. Doon po sa Acts chapter 4 verse
poor, nandun sa poor yun. So ang nangyari po, bago po sila palayain, hinagupit muna sila. Amen? Minsan po, bago po tayo palayain sa mga sitwasyon, bago po tayo lumaya na talagang malayang malaya, hinahagupit muna para tayo ay magamit ng lubusan ng Panginoon. Hinahagupit muna ng Panginoon ang ating mga pag-uugali at karakter na hindi kalugod-lugod sa iyo para mas lalong makita ang pag-uugali at karakter ng Panginoong Jesus sa buhay natin. At pwedeng at malayang malaya po tayo gamitin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Amen? So, but how the apostles respond? Sa lahat ba naman ng mga nangyari sa kanilang buhay, paano nila ito na pagtatagumpayan? Eto na ngayon. Are you ready to know the answer? Amen. At ito rin pang aking panalangin na fishers of men around the world, hindi lamang po sa fishers of men Hong Kong, kundi sa lahat ng sangay ng mga nanampalataya dahil iisang katawan tayo ng Panginoong Jesucristo, kung paano mag-respond ang mga disciple ng Panginoong Jesus at their times nung nagkaroon ng pag-uusig na matindi. Number one, sabi na dito, true with fellowship, unity, and prayer. Dahil po doon po sa Acts chapter 4, 23-29, sabi na, nang sila ay pinalaya, pumuntos sila, kasi nakulong nga sila, di ba? Hinagupit sila, tapos pinalaya na sila. Sabi niya, pumunta sila sa mga kasama nila na at kanilang inulat ang lahat ng sinabi sa kanila ng punong sasardote at ng mga matatanda. Eto na ha, maliwanag. At sabi niya, nang marinig nila iyon, nagkaisa silang tumawag ng malakas sa Diyos at kanilang sinabi, ikaw na may-ari ng lahat, ikaw ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng lahat ng mga naroon. Eto po yun. Diyan mo muna atin. Balik po muna. Balik po. Ayan. So makikita po natin, paano nag-response? How the disciple respond when it comes? Pag sila po, nung dumanas po sila ng pagsubok o persecution sa kailang pagsunod sa Panginoon. Unang-una, pumunta sila sa kanilang kasamahan. Ay, pumunta pala sila doon sa cell group nila. No! Pumunta pala sila doon sa service nila, sa AM service. Amen! Nung meron po silang pag-uusig, hindi po sila tumakbo ng telepono at nagtatawag. Nung meron silang pag-uusig, hindi sila bumalik sa dati nilang kinalalagyan. Nung meron silang pag-uusig, hindi sila tumawag sa kahit kanya at hindi rin sila pumunta doon sa ilalim ng puno at mag-upo na lang doon sa tabi ng dagat at magmukmok at magpakiw-kiw ng paa. Alam mo yung magpakiw-kiw ng paa? Magkuyang-kuyakoy ng paa doon at hintay na lang na the sun will rise and the sun set. Alam mo, ang ginawa po nila, maliwanag mga kapatid. When it comes, that's a persecution ka, una niyo pong puntahan, cell group ninyo. Amen. Dahil pag once na pinuntahan ang cell group ninyo, ano pong gagawin na i-open niyo po yan? Amen. Inulat nila. Biblikal po ang nangyayari lahat. Inulat nila ang problema. Inulat mo, sabihin mo yung katotohanan sa cell group mo. At yung cell group mo po, anong sabi? Nang marinig nila iyon, nagkaisa silang tumawag ng malakas sa Diyos. Ibig pong sabihin, nung marinig yung problema ng buong cell group mo, nagkaroon sila ng unity and prayer. Amen? And this is my prayer to all of us, that every time na makakaranas po tayo dahil sa pag-uusig, dahil sa pagkaranasan natin na masalimot, dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, unang-una po natin puntahan cell group natin. And confess everything. Dahil sabi niya sa James chapter 5, pag once na i-confess natin ang ating mga kabigatan, your leader na inilagay ng Panginoon sa iyo, the prayer of the righteous is power. Amen. At doon ka palang magkakaroon ng kalakasan at kalutasan. Amen. From the Lord, through your cell group, through your leader. Amen. Number one, cell group. Pangalawa, the whole service kung saan ka nilagay ng Panginoon. Amen. Hindi ka napupunta doon, nandun ka sa cell group number one. Pupunta ka ngayon doon sa mid-service, alam mo si ganito, si bla 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 bla. Ano yun? Maliwanag na maliwanag eh. Parang nandito ka lang, nandito ka sa cell group number 1, pupunta ka sa cell group number 10. Alam mo si ganito, alam niyo pong nangyayari?
Instead na naayos ang problema, nagkakagulo, lumalalo. So number one na kailangan po natin gawin, go back to your cell group, to your leaders, and confess everything, and the whole cell group will have the unity in fellowship and in prayer. Amen. At doon pa lang magkakaroon ng katugunan. Amen? Amen po ba? Amen. So sabi na number two, so number fellowship and prayer, pangalawa, at hindi, pasunod po. Sa pamamagitan ng bibig ng iyong lingkod, ayun, nakita po, bakit, ayun, lingkod na si David, na sinabi niya, bakit sumisigaw sa puot ang mga bansa? Bakit nag-iisip ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari ng lupa, ito. Nung nanalangin po sila, hindi na sinabi na, syempre pag narinig na yun ng cell group leader, tara na, alin na tayo, pagpantata, hindi. Makikita po natin dito yung pinag-aralan natin sa Life 2.0. Kung paano po sila. Unang-una, pinuri muna nila ang Panginoon. Panginoon, ikaw ang may-ari ng langit at lupa. Nagkaroon po muna sila ng adoration sa Panginoon. At doon po nila, after adoration of who God is, doon pa lang sila, Lord, eto po kami, pinagbabantahan kami ng iyong mga, ng mga tao dahil sa aming pong pangangaral ng salita mo. Amen? Pangalawa po, ano po yung pangalawang respond ng mga disciples? Next. Strengthened by the Holy Spirit, and they continued to preach with boldness. Ayun. Doon po sa Acts chapter 4 verse 30 to 31, iunat mo ang iyong mga kamay upang magpagaling. Pagkatapos nila doon sa 29 kanina, yung una. Amen? Connection direct to from Acts chapter 4 verse 29 kanina. Ito po yung karugtong. Pagkatapos po nila pinuri ang Panginoong Diyos, sabi, iunat mo ang iyong mga kamay upang magpagaling at ang mga tanda at mga kamangha-manghang gawa ay mangyari sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Lagi niyo pong tatandaan. Lagi naka-acknowledge ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Because there is power in the name of Jesus. Amen. Amen. Hindi po natin po pwedeng magawa ang lahat ng bagay kung hindi sa pamamagitan lamang ng pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya sabi niya dito, nang sila ay makapanalangin na, ang dakong pinagkakatipunan nila ay nauga at sila ay napuspos ng banal na espiritu at sinalita nilang may katapangan ang salita ng Diyos. So makikita po natin, after po nila mag-pray, ayan, after po nila mag-pray, sila po ay in-strengthen ng Holy Spirit at ang naging resulta po noon ay nagkaroon po sila ng katapangan upang ipahayag ang salita ng Diyos. Amen? So it is also my prayer na pag once na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok dahil po sa paglilingkod natin sa Panginoon, dahil ikaw ay nasa ministry, dahil ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, alam nyo, wala po tayong ibang gagawin kundi ang manalangin ng tahasan at umasa sa kapangyarihan ng Panginoon na siyang nagbibigay ng kalakasan, kapangyarihan upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mapagsubok sa ating mga buhay. Amen? And after we pray, pag napuspos po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, doon ulit tayo, di ba, nararanasan niyo po ba yon? Na after mo pong manghina in how many days, tapos pag once nag-pray ka sa Panginoon, panibagong sigla. At pag may panibagong sigla ka, kakaibang ikaw na naman. Amen. Na isusubunin, pag nag-share ka na ng word of God, kakaiba ka na. Kaya meron na papatanggap, meron kang nadadala sa paanan ng Diyos. Amen? At anong resulta mga kapatid? Next. Malapit na 5 minutes na lang. The result. They spoke the word of God boldly. Buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos si John at saka si Peter. Sabi niya sa Acts chapter 4:31, nang sila ay makapanalangin na ang dakong pinagtitipunan nila ay nauga at sila ay napuspos ng banal na espiritu at isinalita o ibinalita, they shared the word of God with boldness. Tapo natin? Pag once kasi na tayo ay na-persecute, huwag niyo pong hahayaan, huwag niyo i-take as negative. Always as positive, na pag once na pinersecute ka, luhod ka na sa Panginoon. Lord, ganito yung ginagawa nila sa akin, pero gusto kong sumunod sa'yo. Pag once na ganun ang karakter mo at yung lifestyle mo, sigurado at sigurado ako, lagi kang puspos ng banal na Espiritu. Kahit anong ibato nila sa'yo, wala lang sa'yo. Nakatayo ka pa rin sa presensya ni Lord. Maganda pa rin ang iyong smile. Maganda ka pa rin na nagdadala ng kaluluwa dito sa templo ng Panginoon. Amen? So, B, sabi niya po doon, meron po kasi yung 4 yan, B. All the believers were one in heart and mind. Nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mga. Ito pong maganda doon, natutunan ko po yan. Doon sa Acts chapter 4:32. Nung sila po ay na-persecute,
nung nagsama-sama po sila, mas lalo pong na-build up yung relasyon nila. Ayun. Hindi yung pag na-persecute yung isa, eh, nagkawatak-watak na hindi po. Doon po, kung babasahin po natin, mas lalo pong na-build up ang relasyon ng Fishers of Men AM Service in spite ng mga pagsubok at mga pag-uusig sa bawat mga anak ng Diyos dito sa Fishers of Men AM Service. Amen? Amen. Kaya nagmamahalan po sila. Kaya alam niyo pong ginawa, lahat ng ari-arian nila, alam niyo po, alam mo, binenta nung iba yung may mga ari-arian at ipinamigay. Pwede ba yung pastora? Hindi ko naman pwede ipamigay yung lupain ko sa probinsya. Hindi ko naman pwede pastora na ibayad yung pera ko sa bangko niya. Hindi naman ako nakapag ice cream. Ibig pong sabihin, mas lalo pong naging intense yung kanila pong pagmamahalan, pagmamalasakitan, praying one another, admonishing one another. Amen? Pangalawa pang, letter C po. With great power, they continue testifying the resurrection of the Lord Jesus. Patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ang mga apostol, Acts chapter 4 verse 33, ang mga apostol ay nagpatotoo sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesucristo na may dakilang kapangyarihan at dakilang biyaya sa kanilang lahat. So, sa kabila po ng mga pagsubok, sabi, patuloy pa rin sila nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Parang sinasabi niya, sa kabila mga fishers of men na nararanasan ninyo, patuloy pa rin tayong magpatotoo. Amen. Patungkol sa muling pagkabuhay. O, sa kompletuhin natin, patuloy pa rin natin i-testify kung ano, bakit namatay ang Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo at yung muli niyang pagkabuhay sa mga kaluluwa na wala pang tamang relasyon. Amen? Letter D, sabi po niya dito, and day by day, wow, in the temple courts and from house to house, they never stop teaching, proclaiming the good news that Jesus is Christ. Araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Amen. Maliwanag po? Kaya nga po, wala po tayong ibang gagawin. Ano man ang mapagsubok, ano man ang bato ng kaaway sa atin, kagaya po ng ginawa ni Peter and John, araw-araw, sa templo, sa bahay-bahay, walang tigil silang nagpapangaral at nagsheshare ng salita ng Diyos. It is for the glory of God po, alam niyo po, alam po ito ni Bishop, nag-report po ko sa inyo. Alam niyo po, nakakatuwa, nakaka-bless. Kaya nga po, minsan pag tinitignan ko ang sitwasyon natin dito sa FOM Hong Kong, we are very convenient. Napaka-blessed po natin dito. Dahil dito po, kompleto po ang lahat. Kung wala kang pamasahin na mag-share dahil meron tayong evangelism leader, kailangan ko po ng pamasahin. The leader provide for that. Amen? And very convenient. Leader, wala pa kong pagkain, and the leader will provide also for that. Amen? Leader, malayo po. Ay, puntahan kita dyan sa MTR para makapag-evangelize ka to share the word of God. Alam niyo po, here in Hong Kong, very convenient. Alam niyo po sa probinsya, sabi ko nga po sa inyo, for the glory of God, dahil po sa pagmamahal, sa pagsunod ng mga kapatiran natin, kapwa natin mananampalataya, alam niyo po, for the glory of God, lalakad po sila Monday to Saturday. Bible studies, house to house, wala po silang tingin. Pagdating po nila ng tanghali, doon pa lang sila magluluto. Alam niyo po, luluto, maghanap pa sila kung anong luluto yun. Magpasalamat tayo sa Panginoon, may malunggay, may papaya. At meron sardinas na nakakulong sa lata. Yun po ang isa na sa malunggay at papaya na kinakain ng mga kapatid. That's why ang gagawin po natin dapat tayo, wala po tayong ibang dapat na gawin, kundi let's walk the vision and mission of this church to be a fishers of men after men's soul. Amen? Kaya nga po, doon po sa conclusion natin, tawagin na po natin ang ating pang-music team. Conclusion po natin, nagagalak na sililisan ng mga apostol ang Sanhedrin sapagkat sila ay ibinilang na karapat-dapat na dumanas ng kahihiyan dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dapat po pang nakaranas po tayo ng kahihiyan dahil sa pagsunod natin sa Panginoon Jesus, dapat magalak po tayo. Amen po ba? Magalak po tayo. At sabi niya, araw-araw sa templo at sa mga bahay, sila ay hindi tumitigil sa pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? At sabi niya po doon sa Acts, ay sa Matthew chapter 5 verse 11, kung wala po dyan, pinagpala kayo, sabi niyang ganon,
Pinagpala kayo kung kayo inalimuran ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng masamang salita at pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya. Kayong totoo sapagkat malaki ang inyong gantipala sa langit. Ganyan din ang ginagawa nila sa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa iyo. At sabi po niya sa Romans chapter 8, tayo po tayong lahat. Chapter 8, verse 35 to 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? O ang kagipitan? Hallelujah. O ang pag-uusig? O kagutuman? Kahubaran ba o kahihiyan? Panganib o tabak? Ayon sa nasusulat. Doon po sa verse 37. Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Amen? Ito ay sapagkat nakakatiyak ako na walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kamatayan o buhay o maanghel o mga pamunuan o mga kapangyarihan o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Amen? So, sa bawat buhay po natin, mga kapatid ko, maliwanag po ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. Hindi porke tayo ay na-anoint na, na-EGR na, o gaano ka man katagal sa gawain ito, o gaano ka man kabago, dahil sa nandoon yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. We are not excluded sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, sa mga persecution. Pero sabi ng Panginoon, anak, sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 11, kung ikaw ay nakakaranas ng pag-aalimura, pag-uusig, o kung ikaw man ay nakaranas ng kahihiyan dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, ang pangako ng Diyos, magalak ka sapagkat malaki at gantimpala mo na naghihintay sa iyo sa langit. Let us raise up our hands to the Lord. Alleluia. Oraba kaya rashikaraba bahande. Lord, alam mo po, Panginoon, O God, Lord, ang sitwasyon ng bawat anak mo sa umaga pong ito, O Diyos. Hindi man po kami, Panginoon, Lord God, na imprisoned, O Lord God, o nakulong literally, O Lord God. Ngunit, Lord, nakukulong po kami sa isang sitwasyon, O Lord God, na ito ay dahil sa pagsunod namin sa kalooban mo, O Lord. Kung paano mo, Panginoon, pinatatag, pinalaya sa pamamagitan ng manghel mo, O Lord God, si Peter, O Lord God, even Paul, Panginoon, sa literal na kulungan, O God, today, Father, through the power of your word and through the Holy Spirit, Lord God, Lord, I believe, Lord God, na sa oras mong ito, palalayain mo ang bawat mga anak mo sa oras na ito, O Lord God, sa anuman na pagkakulong sa sitwasyon, pag-uusig, O Lord God, dahil sa pagsunod sa kalooban mo, O God. Hallelujah in the name of Jesus. Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah. Thank you for watching, everyone. And hoping and praying na meron po tayong natutunan sa mensahe ng Panginoon sa na ating napakinggan. God bless.